Trending ngayon ang interview ni Ethel Buba kay Bea Alonso na uploaded sa vlog ni Ethel. Doon ay maraming revelasyon si Bea tungkol sa kanyang sarili at ang plano niya sa buhay. Ilan sa mga topic na napag-usapan nila ay ang joke na sinabi ni Bea na parang gusto niyang mag-anak pero si Ethel ang magiging surrogate. Sa edad na 33 years old ay aminado na si Bea na nasa marrying stage na siya pero dahil wala namang boyfriend since 2019, mukhang until now ay wala pa talagang plano si Bea to be in a relationship. Sa isang interview, nilinaw din ni Bea na hindi pa official ang relasyon niya kay Dominic Roque pero aminado si Bea na lumalabas siya kasama ng aktor. Narito ang kanyang pahayag. No, wala pa kami. Ang hirap kasing sabihin, alam mo, parang in a way, as much as I don't want to be a prisoner of my past, meron din akong parang nihiya ako sa mga tao na I'm 33, I am dating. Hindi ko alam kung it will materialize into something else or like it would lead to something else, but then, what if I fail again? I don't want to keep failing in front of you guys. It's embarrassing. Dagdag din ni Bea na ngayon ay mas careful na siya when it comes to having a relationship. Nasabi din ni Bea na kung maaari lang ay hindi na celebrity ang kanyang next relationship. I'm very careful when it comes to falling deep again and trusting anybody, but I would like to say that I am open to being happy, whether it's romantically or in the aspect romance or work. I'm very open, as you can see, diba, I am opening so many doors, so I am open to a lot of possibilities. And to be honest, akala ko at 33 I would be married, but siguro ka pa, siguradong-sigurado na ako about the person. Sa kwento din ni Bea kay Ethel, aminado si Bea na mas gusto niyang mag-focus sa dalawang movie projects na gagawin niya. Una ay ang movie niya with Alden Richards at magkakaroon din siya ng movie with John Lloyd Cruz. Samantala, nakikitang busy din naman si Bea sa kanyang vlog at sa kanyang buhay sa kanilang farm sa Zambales. Since naka-MECQ pa rin at stop ang ilan sa mga work. Ini-enjoy ni Bea ngayon ang time na mag-focus sa kanyang sarili at pamilya. Masaya din si Bea dahil meron siyang mga kaibigan na nandyan para sumuporta sa kanya. Umaasa din si Bea na after 3 years ay baka makapag-settle na rin siya at magkaroon ng family. Ano pong masasabi niyo sa story na ito?